Welcome back ulit sa aking kusina. Ngayong araw guys, magluluto ako ng yam abacus seeds. Ito guys, ang inihahanda tuwing Chinese New Year. So ito guys yung ating ingredients. Yam siya guys. Bali, in-steam ko siya guys. At pagkatapos, in-smash ko siya. Nilagyan ko siya guys ng asin at saka ng tapioca flour. Then ngayon guys, i-add natin guys yung ating mantika. At pagkatapos guys, hahaluin natin yan hanggang maging isang dough. So ayan guys, lalagyan natin siya ng hot water. Balik guys, dahan-dahan lang yung paglagay natin ng hot water at tsansahin lang po natin na makagawa tayo ng isang dough. Ito na guys, after ma-mix natin yung ating yam at tapioca flour, ito na yung kinalabasan guys. Ayan, parang gagawa tayo guys ng tinapay. Oh, so ngayon, gagawin nyo lang yan guys, gagawin nyo ng parang ball daw. Yan guys, gaganin nyo lang guys, tapos ipipress nyo yung ganyan. Ganyan guys, pagawa nyan. So mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko gagawin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang ingredients kung paano gumawa ng sauce ng abacus seeds. So ayan guys, kung makikita nyo guys, mayroon tayong sibuyas Tagalog, bawang, at ito yung shiitake mushroom natin, at yung tainga ng daga. Ito guys ha, kung tawagin to sa atin guys, tainga ng daga, yan, mushroom din siya. At syempre guys, nandito yung ating spring onions, at mayroon po tayong giniling. Yung giniling guys, binabad ko na siya guys, or nilagyan ko na siya ng sangkap ng soy sauce, oyster sauce, at sesame oil, then paminta. So ayan guys, so samahan nyo ko guys magluto ng sauce. Ngayon guys, mag-start na tayong magluto ng sauce ng ating abacus seeds. So ayan guys, may mainit na akong mantika. So ilalagay natin guys yung bawang at yung ating sibuyas. So ayan guys, igisa natin hanggang maging brown ang ating sibuyas at bawang. Golden brown na siya guys. So ilagay natin guys yung hibi. Yung walang shell guys ha. Yan. Lalagyan natin ang hibi para mas mabango ang ating sauce. Yan. Igigisa natin guys. Antayin natin na lumabas muna yung amoy ng ating hibi. At pagkatapos guys, ilalagay na natin yung ating shiitake mushroom. Then yung tainga ng daga guys, tainga ng daga mushroom. So ayan guys. Igisa muna natin guys. Hayaan muna natin guys na medyo mag-isa niya yung ano, yung mushroom. Ngayon guys, ilagay na natin yung ating giniling. Igisa natin guys yung giniling hanggang sa mag-brown din muna yung giniling guys.
Ayan na guys, nagmamantika na yung ating giniling. Lagyan na ulit natin siya guys ng oyster sauce. Ng soy sauce. Ayan. At ng caramel sauce. Yung caramel soy sauce guys, para hindi siya maputla, kaya nilalagyan yan guys. So, ayan. At hayaan ulit natin siya guys na maabsorb niya yung oyster sauce, yung soy sauce, at saka yung caramel soy sauce. At pagkatapos yan guys, lalagyan natin siya ng tubig. Ngayon guys, lagyan natin siya ng asukal. At pagkatapos guys, lagyan na natin ng tubig. Pakuluan natin guys hanggang sa lumapot yung kanyang soy sauce o yung kanyang sauce. Ayan guys, malapot na yung kanyang sauce. Ayan. Malapit na siyang matuyo. Pero wag po natin guys patutuyuin kasi kailangan din po natin may konting sauce mamaya. At bago ko guys makalimutan, gusto kong ipakita sa inyo ang Chinese celery. Napakabango nito guys at ito ang sikreto kung bakit napakasarap ng abacus seeds. Sprinkle natin to guys mamaya bago natin iserve ang abacus seeds. So ayan guys. Sobrang bango nito guys. Ayan. Chinese celery. Iba po to sa celery natin. Kadalasan nilalagay to sa steamed fish ng mga Chinese. Ayan guys, no? Ang bango nito guys. So ngayon guys, off na natin yung apoy. Guys, magluluto na tayo ng abacus. Ayan guys, magpakulo tayo ng mainit na tubig at pagkatapos isa-isa nating ilagay yung ating abacus. So ayan guys. Malalaman nyo guys na luto na yan kapag lumutang na yan guys sa tubig. So ganyan po guys ang pagluto. Isa-isa guys para hindi siya magdikit-dikit. Lulutang po yan guys sa tubig. And guys, lumulutang na siya. Yan, ang sinasabi ko sa inyo guys. Malalaman yung luto na guys yung abacus kapag lumutang na siya guys sa tubig. So ngayon, gagawin natin guys. Aalisin natin siya dyan sa tubig at ilalagay natin sa malamig na tubig. Yan guys. So, off na natin guys yung apoy kasi ano, luto na siya. So, tatanggalin natin guys. Ito na guys yung sauce natin. Tinanggal ko na yung iba at iluluto ko na dito yung abacus. So ngayon guys, ilalagay na natin yung abacus. Yan.
At pagkatapos guys, lalagyan natin ang onion, yung spring onion na pinakita ko sa inyo guys. Hayaan natin guys ma-absorb nung abacus yung sauce. At pagkatapos guys, lalagyan natin ang carrots. Ayan na guys, yung natapos nating abacus. So tulad ng nasabi ko, sprinkle natin yung Chinese celery para mas masarap ang ating Chinese abacus. Ayan guys.